Magandang araw, SB Natics at mga kaparokya saan mang sulok ng mundo. Ito ang SB Breaking News, parish information at your fingertips. Enero 28, 2022, Biyernes. Headline sa araw na ito. Carilion Technology Singapore nagsagawa ng ocular inspection sa kampanaryo ng simbahan. Narito ang detalye ng balitang iyan. Carilion Technologies Singapore nagsagawa ng ocular inspection sa kampanaryo ng simbahan. Nagsagawa ngayong araw na ito ng ocular inspection ng kampanaryo ng simbahan ang mga taga Carilion Technologies Singapore sa pangunguna ni Engineer Robert Cruz. Sinukat ang mga bintana ng kampanaryo na siyang pagdaraanan ng malaking lumang kampana na ibababa at siya ring pagdadaanan ng mga bagong swinging bronze bells na ikakabit dito. Makikipag-ugnayan ng Carilion Technologies Singapore sa Eskwela Talyer de Filipinas Foundation Incorporated para sa reinforcement o pagpapatibay ng sahig upang kayanin ang bigat ng mga kampanang ikakabit na tinatayang may kabuuang timbang na 800 kilo. Ang bawat isang kampanang ikakabit ay may kani-kanyang tunog. Ang isa na may diametrong 75 centimeters at bigat na 270 kilograms ay may tunog ng notang C2. May tunog naman na D2 ang ikalawang kampana na may diametrong 67 centimeters at may bigat na 195 kilograms. At ang ikatlo naman na may diametrong 57 centimeters at may bigat na 116 kilograms ay may tunog ng notang F2. Bukod sa mga nabanggit, maaaring iprograma ang mga tunog kagaya ng hudyat ng misa, Angelus or orasyon, 3 o'clock prayer at agunyas sa patay. May iwan naman ang dalawang maliit na sinaunang kampana na pawang nasa maayos pa rin kondisyon. At para naman sa ating SB Kaalaman, dahil nalalapit na ang kapistahan ng Birhen ng Kandelaria, pag-usapan natin ang kwento sa likod ng okasyong ito at kung bakit tayo ay nagdadala ng kandila sa araw na iyon upang pabasbasan. Tuwing ikalawa ng Pebrero, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala sa ating Panginoong Hesus sa templo o mas kilala sa tawag na purification sa sinaunang kalendaryo ng simbahan. Ginugunita natin ang selebrasyong ito ng may dalawang tagpo. Ang paghahandog kay Hesus sa templo at ang paglilinis sa mahal na Birheng Maria na matapos isilang si Hesus bilang pagsunod sa tradisyon o kagulian ng mga Hudyo. Isa ito sa pinakamatandang pista ng simbahan na ipinagdiriwang noong pamang ika-apat na siglo sa Jerusalem. Ipinalaganap naman ito ni Pope Galatius I, kung kaya tuwing ginugunita natin ang kapistahan na ito ay nagbibitbit tayo ng kandilang may sindi upang pabasbasan sa pari. Ang ilaw ng kandila ay kumakatawan kay Hesus ang liwanag ng mundo. SP, kumustahan na? Binabati po namin na maligayang kaarawan ang lahat na nagse-celebrate ng kani-kanilang birthday sa araw na ito. Lalong-lalo na si Miss Francisca San Juan ng New Jersey na masugid na taga-subaybay ng lahat ng ating live streaming. Happy, happy birthday po sa inyo at mabuhay kayo! At reminder po sa ating mga kaparokya na sa darating na February 2, katulad ng nabanggit ko kanina, ay ipagdiriwang ang kapistahan ng Birhen ng Kandelaria. Magkakaroon po ng misa sa ganap na 5:30 ng hapon at magdala po ng kandila para sa blessing of candles. At gayon din po, sa February 11 naman ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes at World Day of the Sick. Ito ay bilang bahagi ng programa ng 500 Years of Christianity at pagbibigay parangal sa araw na iyon sa mga medical health workers. At yan ang kabuuan ng ating balitaan at kumustahan sa araw na ito. Lagi lamang tumutok dito sa SB Breaking News. Parish information at your fingertips. Ako po si Chay Lavinia. Magandang araw!